In this video, ipapakita ko naman sa inyo yung aking profit or earnings from GSave and GInvest. And then, i-compare natin kung alin ba yung maganda yung income or mas malaki yung income. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang dagat dito sa Israel. Please watch this video until the end para makompare natin kung saan ba mas magandang maglagay ng pera from GSave versus GInvest. So tara, let's! Hello guys! Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Hello! Bababa ako ng hagdan. Pupunta ako ng tabing dagat. Magbabasa ng paa. Ganda ng dagat. Basa ng paa. So, nandito po ako ngayon sa aking GCash account, sa aking GCash application at nakapag-login na ako. At ang una nating i-check is yung GSave. So, meron akong initial deposit sa GSave na 1,505.46 something ganyan. At sa aking GInvest naman is yung pinaka-initial ko talagang invest sa GInvest is 1,100 pesos. So, unahin nating tingnan yung GSave. I-click natin itong GSave. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, meron na akong 1,508.07. So, ang annual interest rate po niya is 2.60%. Pero every month, meron pong pumapasok na earnings sa ating account as long as meron kang balance dito sa iyong savings account. So, tingnan naman natin dito sa transaction history. So, bale, ang makikita lang natin dito is as of July. Ang earnings na ito ay galing sa month of June 2021 and pumasok siya ng July 1. So, ayan, meron tayong earnings na 3.26 pesos. Tapos, merong tax na 0.65 centimos. And, kaya naging 1,508.07 na siya kasi nga yung 1,505.46 yung aking dating initial na balance dito sa buong June, sa buong month of June. So, kumita tayo ng 3 point something. Nadagdagan siya ng 3 point something, so naging 1,508.7. So, punta naman tayo sa GInvest. At sa nga pala, kapag nasa savings account, sa GSave tayo, so pataas lang ng pataas, so hindi siya magni-negative. Hindi bumababa yung ating pera dito. So, kasi nga meron siyang annual na 2.60s, pero monthly siyang pumapasok yung earnings at saka earnings or income or profit na tinatawag dito sa ating savings account. So, punta naman tayo sa ating GSave. So, click natin itong show more again. Tapos dito sa baba yung GInvest. So ayan, as of today, July 4, ay meron akong 1,127.45. So kung makikita mo dito, nag-invest ako sa Atram Total Return Peso Bond Fund ng 100 at kumita na siya, naging 101.33.
And another investment ko is yung ATRAM Global Technology Feeder Fund, which is 1,000 pesos yung aking initial deposit dyan. At ngayon naman, ang value na niya is 1,026.11. Ang total niya talaga ngayon, pag pinagsama yung dalawa, is 1,127.45. So yung 1-1 ko ay kumita na ng 27.45 something, ganyan. So ipapakita ko sa inyo yung weekly na result or weekly performance nitong aking G-Invest kung paano siya naging 1,127. Chineko ang G-Invest account ko at ito yung nakita ko. So naging 1,105.75 siya. Tapos chineko ulit siya ng pagka second week ng June performance to. Naging ano naman siya, 1,114.99. So, ito yung second week niya. And then, ito naman yung third week, naging 1,120.14. And then, bago mag fourth week, so, bago mag end of June, or bago mag June 30, chinek ko ulit siya, ito naman siya. 1,123.25. Yan na yung value ng aking investment. Pero nga, sa ngayon, as of July, ay eto na yung ating balance na 1,127.45. So, kung makikita nyo po, ang investment ko dito sa G-Invest ay pataas siya ng pataas, na kaya naging 27 na yung ating income. So, based sa ating nakitang value from GSave and GInvest. So, mas malaki yung kinita ng GInvest for the month of June kaysa sa GSave. Pero, ang GInvest ay mas riskier kaysa sa GSave kasi si GSave po ay merong guaranteed interest na 2.60% annually. Samantalang dito naman sa GInvest, ay hindi guaranteed yung return na makukuha mo. Pwedeng bumaba, pwedeng mas mataas pa dito sa 1,127. Depende sa takbo ng stock market. Depende sa fund na pinasukan mo. Kasi itong ang Global Technology Feeder Fund ay isang aggressive na fund. So, mas malaki yung chance niya na lumago ang pera mo. Pero may chance din na malugi, may chance din na bumaba ang iyong or mabawasan ang iyong kapital dito sa G-Invest. Kaya ako naglagay ng pera for G-Save. Ito yung kasi gusto ko rin merong guaranteed na hindi mababawasan yung kapital. At gusto ko rin naman dito sa G-Invest para ma-explore ko pa yung kung paano mag-invest. At ma-check natin kung hanggang saan ba pwedeng kitain yung ating 1,000 pesos. So, sa ngayon po ay hindi ko pa siya nadadagdagan, pero plano kong dagdagan pa ito kapag meron tayong extra na pera na pwedeng i-invest sa ating UITF kagaya nito. At tulad nga ang sinasabi ng iba na the higher the risk, the higher the reward. Pero depende po yung sa tao kung or sa investor kung gaano yung risk tolerance niya pagdating sa investing. So, sa ngayon po, hanggang dito muna, pero para sa akin po, mas okay na maglagay ka sa iyong GSave for guaranteed return at okay din naman na mag-invest ka for UITF gaya dito sa G-Invest para magkaroon pa ng potential earnings ang iyong pera. Ayun nga lang, dito sa G-Invest nga ay hindi guaranteed ang return. So ayun lang po muna for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito sa comparison natin sa ating GSave and versus GInvest. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Bye-bye!